Dito po sa text natin ngayon, sa 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 7, ang topic po ni Apostle Pablo dito is yung pagbabahagi, yung encouragement sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Makita po natin dito. Bilang mga mananampalataya po, isa sa tagubilin ni Jesus ay ang pagbabahagi natin ng Ebanghelyo ng Diyos. Makikita po natin to sa Mark chapter 16 verse 5. Ang sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at pangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng nidadya. So, nagbibigay ba sa atin ng encouragement to na isa ito sa utos ni ating Panginoon upang magbahagi ng salita? Yung setting po ng 2 Corinthians is more of encouragement na siya. Kasi sa 1 Corinthians, si Apostle Pablo po is nahikayat niya na yung support ng Corinthian Church. So, doon na siya, nakuha niya na yung suporta, na-straight niya na yung daan na tinatahak ng Corinthian Church. Yung 2 Corinthians po, more siya sa encouragement. Despite sa mga pagsubok na dumadaan, in-encourage niya yung Church of Corinth na magpatuloy pa rin paglakad at pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, Christians possess the knowledge and truth about the gospel. In the first place, kung wala po tayo ng gospel at ipangyelo ng Diyos, hindi po natin ito kayang ibahagi. Very logical po yan. Kung ano meron ka, yun yung kaya mong ibahagi. Hindi ka naman siguro makapagbahagi ng bigas. Yung pala bigasan mo, walang naman. So, normal po yan. As a Christian, first, we need to possess the gospel sa buhay natin bago natin ito ibahagi. Ngayon, meron sa atin na minsan nakakarinig tayo ng mga nag-claim na nagpapahagi sila ng Ebanghelyo ng Diyos. Minsan yung result, mali. Hindi tama yung Ebanghelyo. So at that point, alam na natin na yung nagpapahagi na yun is wala siyang tunay na pagkakaunawa ng Ebanghelyo ng Diyos. So as an encouragement, bilang mga mananampalataya, nasa atin na yung gift na yun. So, napakalaking pagpapala po nun. Ang kaya natin i-share is everlasting life, kapatawaran ng kasalanan, at buhay na walang hanggan kasama sa presensya ng Diyos. Isn't it a great encouragement para sa atin, mga kapatid? Pero yung situation natin ngayon, medyo nakakalungkot. Kasi parang tabu na yung pag nag-share ng gospel sa ibang tao. So hindi na siya parang marami ka agad, kinuklose nila yung sarili nila kung nakaka-release ka ng salita ng Diyos. Minsan naalala ko na isi-share ako ng gospel, lalapitan mo pala yung isang kasamaan. Naniniwala ko ba sa impyerno? Kasi yun nung kaagad yung tanong natin para ma-realize nang nakasalanan siya. Ang nakadalasang sagot, bakit nakapunta ka na ba doon? Buti na lang nakabalik ka. Ganun lagi yung impression pag yung mga taong lumalapit na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Very frustrating yan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi negative yung results. Almost siguro 90% o 95% na ilalapitan natin, negative yung response. Pero sa sinulat ni Apostle Pablo, bibigay siya ng mga encouragement sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. So dito po, ang ginamit ni Apostle Pablo, very simple illustrations ng karakteristik ng Ebanghelyo ng Diyos. So ang mga apat na karakteristics na ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob sa pagbabahagi ng ganitong salita. So Paul uses a simple illustration to describe the characteristics of the gospel. So una, sa verse 2 and the verse 5, the gospel proclaims the truth. Kundi tinatakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago, kami ay tumangging gumawa ng katotohanan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan, ay pinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng tao sa harapan ng Diyos. So ano ba itong mga katotohanan ito? Kanta natin kanina, these are the truths that basis of all our teaching. These are the facts that we believe. Ano ba itong mga facts na to? Ano ba itong mga katotohanan na nakapaloob sa Ebanghelyo ng Diyos?
magsasay po ako ng apat na point kung ano yung katotohanan na nakakapaloob dun sa isang medyo ng Diyos. Itong apat na katotohanan po nito, ang basis, kung madedetermine mo kung bakit kung umisyo o kung madedistort pa ang salita ng Diyos. Ang sinasabi ni Apostle Pablo, hindi tayo nagpahayag ng secret and shameful ways. Hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos sa pagiging profitable ng ating simbahan. Hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos upang makaangkin tayo ng ating pansariling interes, ng ating makamundong pagminasa. So, apat po na katotohanan. Una, God's wrath against sin and sinners. Makikita pa natin yan sa Romans chapter 1, verse 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan. Kasamaan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. So, unang point ko, ang Diyos ay galit sa kasalanan at galit sa makasalanan. Unang dapat natin ma-realize yun na ang Diyos ay napupuot sa lahat ng kalikuan. All unrighteousness and all wickedness, galit po ang Diyos doon. Ngayon, dinidistort po ang isang point na to na maraming simbahan. Sasabihin natin, galit ang Diyos sa kasalanan, pero minamahal niya ang makasalanan. Isang distortion po yun. So, once na nakarinig po tayo ng salita na nagmamahal ng Diyos sa makasalanan, taliwas na po sa katotohanan. Unang point po yun, ito pala yung doctrine of the fall, kung tawagin natin. Yung palalagay ng tao nung nagkaroon ng kasalanan sa mundo, ito na po yung sumpa ng kasalanan. Pangalawa, man's status in the sight of God. Romans chapter 3, verses 10 to 12. Ano ba ang palalagay ng tao sa harapan ng Diyos? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang makakaunawa, wala isang humahanap sa Diyos, lahat ay luminis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito naman po yung religion minsan yung tuturo din yung pastor, yung total depravity. Ang tao po ay wala siyang kakayahan iligtas yung sarili niya. Yun po yung nature ng kasalanan na nangyari sa atin. Wala po tayong kakayahan upang linisin lahat ito. Siguro lahat ng mabuting gawa ipagsama-samahin natin, hindi pa rin siya makakabula ng isang kasalanan. Lahat po ng tao makasalanan, matanda man, bata man, the rest po ay makasalanan. Didiin po natin yan, yung pangalawang truth. Yung pangatlo, redemption that is in Christ alone, ang atonement of sin, Romans chapter 5, verses 10 to 11. Sapagkat kung noon nga ay kayo'y kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pero ang redemption po sa kasalanan is sa pamamagitan lamang na ginawa niya sa Kristo sa krus. So yun po yung pangatlo. Yung pang-apat, yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Justification by faith. Romans chapter 5 verse 1. Kaya't yamang tayo naringganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan.
daw sa ating mga puso. Sa larangan po ng medisina, meron po silang tinatawag na radiation therapy. Kung may cancerous cells po yung isang tao, ginagamit po nila yung concentrated light energy beam para patayin yung mga cancerous cells. So isolated siya, doon lang siya sa pag-effect niya. Hindi na mga madadamage yung mga tissues. Ito po yung illustration ng light shines in our hearts. Ang tanong po, bakit heart yung ginamit ng Apostle Pablo? Hindi light shines in our body, light shines in our minds. Bakit po heart? Heart represents the whole being of a person. As a sinner, we are totally deprived. All our desires, motives, and intentions are tainted with sinfulness. Sabi sa Jeremiah 79, ang puso ay mandaraya kaysa sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sa English po, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Since who can understand it? Beyond cure. Hindi lang siya masama, hindi lang siya parang may sakit. Wala siyang kagalingan. Beyond cure. Ganun po kasama ang puso niya. Minsan naisip natin sa moral side, gumagawa naman ako ng mabuti, hindi ba makukonsider as mabuti? All our desires are tainted with sinfulness. Kung ang desire po natin sa paggawa ng mabuti is hindi pamaliwalhatin ang Diyos, makasalanan po ang desire. Bigay po ang example, desire po makatulong sa ibang tao. Pero at the back of our minds, deep inside in our hearts, tutulong ako dahil tatakbo ako sa eleksyon. Tutulong ako dahil kukuhanin ko ang kanilang support. Tutulong ako dahil i-gain ko ang kanilang support once na kailangan ko nilang tulong. Tutulong ako dahil balang araw makakatulong din sila sa akin. Sinful po ang heart ng tao. Hindi tayo mismo hindi makaka-understand kung gaano kasama yung puso ng tao. All good deeds and righteousness are superficial, panlabas lamang. At ang pinakamalaking deception po ng human heart, yung puso ng tao, ginagawa niya sa atin, and billions na po ang nadisig nito, is salvation through good works. Ang sabi ng puso ko, hindi pwede akong gawin upang maligtas ako. Billions na po ang nadisig ng puso ng tao. So isa po sa ginamit po ni Apostle Pablo, heart, yung illustration. So represent the totality, yung kabuuan ng isang mananampalataya o isang tao. Kadalasan pag nagsishare tayo ng gospel, kalapit tayo sa ligtas ka na ba? Ngayon ang normal na tama natin. Ang usual na sagot po, gawa ng masamang puso. Siguro naman sa dami ko nang ginawang mabuti. Siguro naman mas matimbang yung ginawa kong mabuti sa makasalanan. Hindi tayo siro dyan, pre. Hindi ginawa tayong mabuti dyan. Ang lagi yung patalasan, despise natin. Kung siguro naman, sa dami ko nang natinulungan, siguro naman, marirecognize ng Diyos yung pagpapinang araw. With pride pa, yung puso ng tao, lubhang napakasama. Di tayo mismo, hindi makakaintindihan. Di tayo, kung wala ko ang tulong ng ibang Heso ng Diyos, di tayo mismo, hindi tayo makakaintindihan. Ganun po siya kasi, dahil sa sumpa, ng kasalanan. Sinabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsasabi, magdingning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakakilala ng kaluwatian ng Diyos sa pamamagitan niya sa mukha ng Kristo. So, yung pangatlong illustration po, nakasentro pa rin kay Jesus Kristo. Siya ang ilaw na tumatanglaw sa ating mga puso. Siya ang ilaw na nagbibigay liwanag sa kadiliman sa ating puso. Siya ang ilaw na nagbibigay ng kagalingan sa kasalanan ng ating puso. Si Jesus Cristo lamang, kadakilaan. Sabi sa 1 Kings chapter 8, verse 39, forgive them and act, deal with each man according to all he does, since you know his heart, for you alone know the hearts of all men. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam ng puso ng tao. Kahit tayo mismo,
hindi natin alam kung gaano yung kasama. Wrong intentions, wrong motives, natatakabubog sa mga superficial righteousness na ginawa natin. 1 John chapter 3, verse 20, for God is greater than all our hearts, and He knows everything. So, sinabi niya sa Jeremiah, beyond cure, above all things deceitful. Wala siyang kagalingan, wala siyang cure. Tapos sinagot niya sa John chapter 3, verse 20, for God is greater than our hearts. Walang ibang bagay po na masigit pa sa ating mga puso, hindi yung Panginoon lamang. Siya lang po ang magbibigay sa atin ang pusong nagpapasakop, pusong tumatanggap ng Ebanghelyo ng Diyos, pusong nagmamahal sa Kanya. Kaya po, ang deception po ng ating mga puso is nababago lamang sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. Ang liwanag na tumatanglaw sa makasalanang puso ay walang iba kundi si Jesucristo. Ang napakasama at walang kagalingan puso ay binagong Kristo. Puso ang handang magpasakop, puso ang nagmamahal. So, kung nangyari po ito sa buhay natin, lumiwanag na ang tanglaw ng Yeso Kristo sa puso natin. Isn't it a great encouragement para sa atin? Na yung binabahagi natin Ebanghelyo ay siyang biyaya na magpapabago ng puso ng tao. Above all, sa mga kaya pangangailangan niya, sa needs ng isang tao, material, trabaho, lahat ng kanyang pangangailangan, above everything, mas kailangan niya ang Ebanghelyo ng Diyos. Ito po, ang pangatlong karakteristik ng gospel, sinasabi natin, which is the light shines in our hearts. Ito, sa verse 6. At sa verse 4 po, ito na yung pang-apat na katangian ng Ebanghelyo ng Diyos. Contained in clay jars. Sa ang Ebanghelyo ng basahin natin sa verse 7 pala. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw ng kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Yung pang-apat po na illustration ni ginamit ni Apostle Pablo is earthen vessel o sisidlang lupa, jars of clay. Yan po yung illustration. Ito po ang mga jars kasi sa unang panahon, depende sa value niya kung anong laman niya. Halimbawa, ang jars ng tubig siyang laman, okay lang, okay yung value niya, magagamit siya. Pero once na yung jar, nilagyan mo ng gold and silver, highly valued na siya kasi nakakapaloob sa kanya yung mga precious jewelries na to, precious gems na kapaloob sa jar. Pero once na tinanggal mo siya, normal jar lang siya. Kung ano nakakapaloob sa kanya, yun ang nagbibigay sa kanya ng value. Bilang mga mananampalataya, ano bang nasa loob natin? Pride. Ano bang nasa loob natin? Ebanghelyo ng Diyos. So, itong Ebanghelyo na to, ang tanging paraan na pagbabago ng puso, tanging paraan na i-reveal yung katakilaan ni Kristo, tanging paraan na magbigay ng buhay na walang hanggan sa mga karinig nito, isn't it a great encouragement sa atin? Kahit anong mangyari sa atin, maraming pagsubok na darating, maraming pag-uusig, maraming pangungutya. Negative results lahat ng pag-share natin. Ang katakilaan at all surpassing powers nasa Diyos tayo. Kaya, are we encouraged enough sa pagbabahagi ng gospel? Sa clay jars illustration, makakasight tayo ng two application dito sa pangako. Una, we need to be humble. We need to be humble. Dahil bilang mga mananampalataya, una, makasalanan tayo. Worthy tayo ng alin? Kapamakan. Worthy tayo ng parusa. Worthy tayo ng, kung ma-illustrate niya, kadena ng impyerno. Ganun po kasama tayo. Wala tayong worth. Hindi tayo worthy na minsan
magre-rebelde pa tayo na ang dami akong ginawang mabuti. Pero sa katotohanan, sa paningin ng Diyos, ang word is atin is kadena ng impyerno. Habang buhay, nakaparusahan. So we need to be humble. Sa situation na yon, binago ng Panginoon yung ating puso, binago ng Panginoon yung ating pananampalataya sa Kristo. Binuksan ng Diyos, ni-reveal niya ang glory ng Ebanghelyo. Hindi lang nagtatapos doon. Yung containing clay jars, ginamit pa tayo bilang vessel ng all-surpassing power of God. Ang Ebanghelyo po ng Diyos ay hindi nakalagay kung saan-saan. Hindi naman natin nakikita yun. Hindi po niya nilagay sa kagaya sa Mecca, sa bato, pupunas ka doon. Kaya kayo nalilitas. Sa ribulto, pupunas ka. Isa na alala ko, yung mga ibang ribulto, nagpapaapakan yung bata para daw malilitas. Ang Ebanghelyo po ng Diyos ay wala sa mga ganung bagay. Ang Ebanghelyo ng Diyos ay nasa puso ng mga mananampalataya. So isn't it a great thing na maging humble tayo? Kahit tayo'y ganong situation na makasalanan, condemned to eternal punishment, niligtas niya tayo at hindi lang doon. Inintrust pa niya sa atin yung kakayahan para magbago ng puso ng tao. So, isn't it humble, maging humble tayo sa pagdating sa mga ganong bago. Ang pangalawang application po, humble and confident. We need to be confident for all the surpassing power belongs to God and not ourselves. Ang kapangyarihan ay mula sa Diyos, hindi sa atin. Ang verse 8 to 9 ng chapter 4 nagpapakita ng mga pag-uusi, paghihirap, lahat ng ginagaanan natin. Bilang mga kung hindi tayo ligtas, at this point pa lang, discouraged na tayo. Wala na tayong makayaan, magpuso pa. Wala na tayong nagpapalakas sa atin. Mapanghihinaan na tayo ng loob. Pero yung confidence na nanggagaling sa atin, sa Panginoon lamang. 2 Corinthians chapter 2, chapter 3, verses 4 to 5. Gayon ang pagtitiwalang taglay namin sa pamamagitan ni Kristo tungo sa Diyos. Hindi sa kami ang may kakayahan mula sa amin sarili, upang angkinin ang anumang nagmula sa amin. Kung di, ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. Sa Diyos lamang, kapatid, ang ating kakayahan sa Diyos ng kapatid. So kahit tayo perishable, in-illustrate tayo, clay jars. Very fragile yan. Pag nabitawan mo, basag, wala nang sabi yan. Ganyan din po ang buhay ng tao. Despite sa mga maraming mga pagsubok, ini-encourage tayo at i-strengthen tayo sa pamamagitan ang kadakilaan ng Diyos. Sa Kanya po lamang lahat ng gagaling ang ating confidence at ating kakayahan. So in summary po, yung apat na illustration na to, kung mapapansin ninyo, may common denominator siya o pagkakapare-pareho. Lahat tumutukoy sila sa isang bagay lamang. Una, we proclaim the truth. Sinabi niya sa verse 5, we preach Christ. We proclaim the truth, we proclaim Christ. Pangalawa, the gospel is veiled, but only in Christ the veil is taken away. Si Jesucristo lang nakakatagal ng kalokbong na ito, pamaribil ang kanyang kaluwalhatian. Pangatlo, light shines in our hearts of the believers. Light of the glory of God is revealed only in the face of Christ. Christ pa rin po ang sentro ng pangatlong illustration na yan. At pang-apat, contained in clay jars, but all our confidence and surpassing power of God is only through Christ. So yung apat na po na illustration na yan, isa lang po ang tinuturo bilang encouragement sa pagbabahagi ng salita ng Jesucristo. So all our encouragement, kung pwede natin baguhin yung title, Jesus Christ is our encouragement to share the gospel. So, apat po na point na yan. Kaya, bilang mga ligtas na, mga mananampalataya, tanungin natin yung ating sarili at this point, may tama ba tayong pagkakaunawa ng Ebanghelyo ng Diyos?
Kung yes, are we encouraged enough to share them? Kung hindi, alam ba natin yung mga katotohanan? Great encouragement po ito para sa atin. Huwag po tayo manghinaan ng loob sa pagbabahagi ng ebanghelyo dahil ang ating taglay ng kapayahan ay nagmumula lamang sa dakilang biyaya ni Kristo. At sa mga nandito pa ngayon na wala pang relasyon kay Kristo, ang sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16, ngunit kapag ang isang tao ay bumaling sa Panginoon, ang talukbong ay inaalis. So kung hindi, wala pa tayong tamang relasyon kay Kristo, lumapit tayo sa Kanya. Siya lamang may kakayahan mag-reveal ng glory ng gospel of God. Lumapit tayo sa Kanya. Ito lamang ang paraan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito lamang ang paraan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa presensya. So ito po ang Ebanghelyo. Malangin po tayo.